isang rogue ninja, also known as Missing Nin, ay isang shinobi na umalis o tumakas sa kanilang village na wala nang intensyong bumalik pa. Maaring ito isa kadahilan ng mayroon silang nagawang krimen sa kanilang village, kahihiyan, o kaya naman para sa kanilang sariling interes lamang. At ang mga rogue ninja o missing nin nga ay nakalista sa mga bingo book ng kanilang mga respected villages dahil sila ay mga considered as kalaban ng kanilang villages nga na kailangan puksain o hulihin. At ang example nga ng mga rogue ninja sa Naruto series ay ang mga member ng Akatsuki. Well, almost lang, hindi lahat. Ngunit sa video ngang ito ay ating kikilalanin ang limang pinakamalakas na rogue ninja na tumakas sa Konohagakure o Hidden Leaf Village. So, Leaf Village lang to guys, hindi kasama yung ibang village. Konoha muna tayo. So bago nga tayo magsimula, ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil madalas akong mag-upload ng Naruto at Boruto content. Huwag mo na din kalimutang i-like yung ating video upang mas madami pa ang makanood at makakita nito. So alamin na nga natin ang limang pinakamalakas na rogue ninja mula sa Konohagakure. So let's first roll the intro, diba yun? In your eyes, you running through my mind. Hope one day you'll be mine. If not, I'll be there for you. Cause baby, I'm a simp. Lately I've been so in love with you. Hope it's the same. And if you don't, it's fun. Long as you're by my side. So bago nga tayo magsimula, i-remind ko muna kayo na ang mga sasabihin ko sa videong ito ay aking opinion lamang. Dahil sigurado akong may magagalit dyan na hindi sang-ayon sa order ng listahan na aking ginawa. Itatry ko naman yung best ko para suportahan at patunayan na ito talaga yung tamang listahan. Ngunit kung di ko man kayo makumbinsi ay respetuhan na lang sana. So let's proceed. Ang panglima o pinakahuling rogue ninja sa ating listahan ay si Orochimaru. Si Orochimaru ay isang legendary sanin ng Konohagakure. Kasama nga niya noon si Tsunade at si Jiraiya. At isa nga siya sa mga pinakamalalakas na shinobi na naproduce ng Hidden Leaf Village sa history ng Konoha. Ngunit matapos ang Second Great Shinobi War, unti-unting naging obsessed itong si Orochimaru na ma-achieve ang kanyang pangarap na maging immortal. At dahil nga dito ay naging matakaw siya sa kapangyarihan at ginawa niya ang lahat upang alamin ang lahat ng jutsu na nag-exist sa Shinobi World. At ito nga yung nag-lead sa kanya na simulang gumawa ng mga human experimentations na nag-cause sa pagkamatay ng madaming kabataan at pagiging abnormal ng madaming shinobi at tao dahil sa human modifications, body modifications na ginawa sa kanila ni Orochimaru. At si Orochimaru nga ang halos sumira sa Konoha noon. At siya din ang dahilan ng pagkamatay ng Third Hokage na si Sarutobi Hiruzen na kanya ding master. Ngunit sa listahan niyang ito ay siya ay pinakamahina dahil sadyang mas malakas lang sa kanya yung mga muuuna sa listahang ito. At ang pang-apat nga na pinakamalakas na rogue ninja sa ating listahan ay si Itachi Uchiha. Si Itachi ay isang genius pagdating sa lahat ng bagay mula nung siya ay bata pa. At siya nga ang sa tingin ko ay ang pinaka hyper mega ultra mega supermarket prodigy na nag-exist sa Konohagakure o Hidden Leaf Village. Ngunit siya nga ang nasa likod ng Uchiha Massacre o pagkaubos ng kanyang sariling clan na Uchiha Clan. At ang Uchiha Massacre nga ay isa sa mga pinakamalaking trahedya na naganap sa history ng Konoha. Pinatay niya ang lahat ng members ng kanyang clan except sa kanyang kapatid na si Sasuke. Pero ang totoo ay sobrang loyal talaga ni Itachi sa Konoha. At alam nga ito ng mga village elders dahil hindi sila nag-order sa mga Anbu na hulihin itong si Itachi kahit ganun pa yung nagawa niya. Ginawa niya lang iyon upang protektahan ang Konoha. At siya nga ay nasa pang-apat lang ng ating listahan dahil malinaw naman na mas malakas siya kay Orochimaru dahil sinubukan niya ngang labanan si Orochimaru noon o sinubukan siyang labanan ni Orochimaru noon nung parehas pa silang miyembro ng Akatsuki, ngunit tinalo ni Itachi si Orochimaru ng halos walang kahirap-hirap. Ngunit hanggang pang-apat lang talaga si Itachi sa ating listahan dahil malakas talaga yung mga kasunod niya. At ang sunod nga kay Itachi ay si Obito Uchiha. Inakala natin dati na namatay na si Obito noong Third Great Ninja War. Ngunit siya nga ay tinulungan at niligtas ni Uchiha Madara. At kalaunan ay nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na si Rin. At doon nga niya na-awaken ng kanyang Mangekyo Sharingan, sabi sila ni Kakashi. At matapos nga ito ay tinrabaho nitong si Obito ang pagpaplano nilang dalawa ni Madara na i-perform ang Infinite Tsukuyomi. At gamitin ang personality ni Madara Uchiha na patay na sa panahong iyon dahil namatay nga sa katandaan si Madara. So ang kailangan gawin ni Obito ay ipunin ang lahat ng Tail Beast sa loob ng Gedo Mazo at gawin itong Ten Tails. Then gamitin ang Rinne Rebirth na gamit ang Rinnegan na nasa mata ni Nagato upang mabuhay ulit si Madara at i-perform ang Infinite Tsukuyomi.
At sa proseso nga ng planong ito ay naging napakalakas nitong si Obito. Naging Jinchuriki nga siya ng Ten Tails at nagkaroon siya ng Rinnegan. At masasabi kong tama lang na number 3 siya sa ating listahan at lamang siya kay Itachi dahil meron siyang Rinnegan at kaya niyang gamitin ang kanyang Mangekyo Sharingan nang walang side effects dahil sa kanyang Hashirama cells di tulad ni Itachi na nabubulag unti-unti gamit ito. At ang pangalawang pinakamalakas na rogue ninja na nagmula sa Konoha ay si Uchiha Madara. Si Madara ang pinakamalakas na rogue ninja sa history. Ngunit noon yun, doong hindi pa naipanganak si Sasuke. Isa siya sa dalawang tao na bumuo at nagtaguyod ng Hidden Leaf Village. Ngunit dahil sa pagmamaltrato at discrimination ng ibang clan sa kanilang clan na Uchiha, ay naisipan ni Madara na umalis sa village ng Konoha upang wasakin din ito. Ngunit siya nga ipinigilan at halos patayin pa siya ni Hashirama. Ngunit nakasurvive nga siya gamit ang delayed Izanagi at nagplano nga siyang gawin ang Infinite Tsukuyomi. At sa prosesong ito ay naging Jinchuriki din siya ng Ten Tails. Ngunit mas malakas nga siya kay Obito dahil meron siyang Rinnegan sa dalawa niyang mata noong siya ay naging Jinchuriki ng Ten Tails. At meron din siyang Rinne Sharingan sa kanyang noo, kaya naman tama lang siguro na number 2 siya sa ating listahan. At ang pinakamalakas nga na rogue ninja sa history ng Konoha at sa buong shinobi history ay si Sasuke Uchiha. Si Sasuke nga ay nagdesisyon na maging rogue ninja upang maobtain ng lakas na sapat na upang maisakatuparan ang kanyang mission sa buhay na patayin ang kanyang kapatid na si Itachi Uchiha. At naging successful nga siya at sumali siya sa 4th grade ninja war. Nakapaglaban siya kay Obito, kay Madara, pero nung panahon na iyon ay hindi pa siya kasing lakas o higit ng lakas ng dalawa. Ngunit matapos ang 4th grade ninja war, ito na yung panahon na edad 20 to 30 years old na si Sasuke. At ito nga yung panahon kung saan mastered na niya yung kapangyarihan ng 6 paths of Rinnegan o 6 powers of Rinnegan consisting of human path na nagagawang hatakin ng kaluluwa ng isang tao, animal path na kayang magsummon ng mga malalakas na animal summons, preta path na kayang mag-absorb ng chakra, naraka path na kayang gamitin upang makakuha ng impormasyon at pwede rin gamitin upang pag-revive ng kahit sinong gustuhin ng user, at Tasura path na kayang gumawa ng weapons, armors, etc. At lastly, ang Diba path na kayang magbigay ng abilidad tulad ng Shinra Tensei, Banjo Tenin at Chibako Tensei. At yes, oo, lahat ng yan ay meron si Sasuke sa kasalukuyang panahon, hindi tulad noong bata pa siya, hindi pa niya kayang kontrolin yung kapangyarihan ng kanyang Rinnegan. Well, di lang niya ito masyadong ginagamit sa panahon ngayon dahil iba nga yung style ng pakikipaglaban ni Sasuke. Nagpo-focus siya sa speed, di tulad ni Nagato na nag-focus sa paggawa at pag-develop ng 6 paths of pain. Pero nakikita naman natin na ginagamit ni Sasuke minsan yung kanyang Diba path. Pinapakita niya na gumagamit siya ng Chibako Tensei, Banjo Tenin, and etc. Maybe siguro hindi niya magamit ito ng maayos dahil malakas nga mag-consume ng chakra itong mga skills na to. At kaya nga siya yung pinakamalakas na rogue ninja sa ating listahan. Dahil obvious naman na mas malakas siya kay Orochimaru, mas malakas din siya kay Itachi, at dahil meron siyang Eternal Mangekyo Sharingan at Mastered 6 Tomoe Rinnegan. Mas malakas din siya kay Obito dahil na-mastered na nga niya ang 6 Tomoe Rinnegan at pwede niya din gamitin yung human path kay Obito upang hilain yung kaluluwa ni Obito sabay gamit ng Chibako Tensei. At dahil sobrang bilis nito at sobrang bilis nga ni Sasuke, ay mawala ng pagkakataon si Obito na gamitin ang kanyang Kamui. At kaya ko nga nasabi na mas malakas si Sasuke ay Madara dahil ang Rinnegan nga ni Sasuke ay sinasabing katumbas ng dalawang Rinnegan dahil ito nga ay may 6 Tomoe at mastered na ito ni Sasuke di tulad ni Madara na hindi pa kayang i-utilize ang mga kapangyarihan ng kanyang Rinnegan. At tulad nga ng sinabi ko kanina, pwede rin niyang gamitin yung sinabi ko kanina na kunin yung kaluluwa gamit yung human path sabay Chibako Tensei dahil pwede namang ma-apply yung mga skills na to sa lahat ng tao o shinobi na may jutsu o chakra sa kanilang katawan dahil sinasabi nga ang chakra ay connected sa kaluluwa ng tao. At obvious naman na experience ni Madara sa paggamit ng Rinnegan ay only a few days lamang. Well, Sasuke naman ay mayroong more than 15 to 20 years of experience pagdating sa Rinnegan. Ngunit hindi lang siguro ipinakita sa atin yung tunay na capacity at lakas nitong si Sasuke sa Boruto Next Generations dahil si Ikimoto nga ang gumawa at nag-write ng story noon at hindi pa si Kishimoto. Pero ngayon siguro na nandito na tayo sa latest manga, nagbalik na si Kishimoto, siguro sa future ay makikita natin ang totoong lakas nitong si Sasuke. At siguro medyo okay din na hindi ipinakita yung totoong lakas ni Sasuke sa Boruto dahil baka maging Sasuke Shippuden din yung title ng anime.
pag pinakita yung mga lakas ng original characters ng Naruto series sa Boruto. So, yun lang naman para sa video ng ito. Please like and subscribe. Antok na, senpai nyo. Bye-bye.